Good morning po mga mamat sir. Welcome po sa ating channel, ang F-Squared TV. And in today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-update o mag-download ng ating updated version ng navigation system nitong ating sasakyan, Suzuki XL7. So kung mapapansin niyo po, yung map version niya is 2021 pa na second quarter, kaya about time na i-update na po natin to. So kung ready na po kayo, tara simulan na po natin. So ang kailangan po natin para makopy po yung downloaded file natin is isang adapter para sa ating memory card, kasi itong laptop ko po eh medyo may kalumaan na at meron pa siya nung slot para sa memory card. At para din sa iba na mas latest naman po is kailangan lang natin is yung USB type na card reader. Madali naman po maghanap nito, sigurado meron din kayo nito. And bago po tayo magsimula is ilagay na po natin yung ating SD card sa computer natin. At once ready na po lahat, i-open nyo lang po sa inyong browser yung address po ng inav.ph. And once nasa website na po kayo ng inav.ph, click nyo lang po yung map update. Lalabas po yung options niya na ayan, yung user manual at map updates. Click lang po natin yung map updates. Select lang po natin yung Suzuki dahil Suzuki po yung sasakyan natin. At seselect nyo po itong Suzuki Linux na first quarter 2023. At ito pong file na to is okay din po sa Ertiga na sasakyan. Hindi ko lang po alam dun sa mga older generations, pero Ertiga at XL7 yan, pwede po yan. And mag-open po yan at click lang po natin yung download. Zip file po nga pala ang madadownload natin na to. So kailangan po natin ng extractor o yung program po na WinRAR para ma-extract po natin yung files na maida-download natin. At once na makompleto na po yung download, may lalabas po na ganyan. Need lang po natin extract yung downloaded file natin. And after natin ma-extract, save lang natin dun sa madali nating hanapin. For this case, sinave ko po dyan sa desktop para madaling hanapin.
And bago po natin gawin yung pagka-copy, gawa muna po tayo ng backup nitong ating latest na yung last na update, para in case po na hindi po gumana yung bagong update, pwede po natin ibalik sa dati. And take note, huwag nyo pong i-reset or i-format, re-reformat po yung SD card, kasi once na na-reformat po natin to, magiging ordinary yung SD card na lang siya, at hindi na po natin siya mababalik dun sa dati. Ngayon, nakapin na po natin siya, save lang natin siya sa ating desktop para madaling hanapin in the future in case may problem. Ngayon po, pwede nating simulan po yung pag-transfer ng updated file natin dun sa dating file niya. At copy-paste lang po yung gagawin natin, ah. Hindi po tayo magbubura dun sa dating niyang file. Wala po tayong buburahin na file dun sa dati niyang file, para wala pong maging problema. May ilalabas po dyan na script para i-overwrite niya po yung mga existing files niya. I-okay lang po natin. Hintayin lang po natin na matapos. Ayan, okay na, pag okay na po lahat, na copy na natin, wag po natin kalimutan ng eject ng maayos yung ating memory card para hindi po ma-corrupt yung files niya. Subukan after. So, ito na nga po tayo, mga ma'am at sir. Nakapin na natin sa ating SD card yung bagong update na navigation. Itatry na natin yan. Mukhang okay naman po yung ating pagkaka-update. Naging 2022 na po yung Mac version niya. At ayan na nga po, mga ma'am at sir, working na po yung ating updated na navigation system. May bagong update na po yung ating map sa ating Suzuki XL7. Kaya kung may natutunan po kayo sa video na to at nakatulong po sa inyo, huwag kalimutan po mag-like and subscribe.
Yan lang po mga mamat sir. Maraming salamat po sa panonood and God bless po.